is iRadio, servicing the Filipino people. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Number one means you're always on top. You're number one radio. Breath and relax. It's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ang taga Bicutan hanggang Alabang, ito rin malamang, banay-panay, nakikinig ang Pasay. Na Votas, para niya kay Valenzuela Mandaluyong Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig na Taguig, atin na rin, ang Milenios ng Manila, number one sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, Milenios ng Baluarte. The Millennials, the Millennials Choice, yes, stop. This is iRadio, Los Angeles. Number one means you're always on top. You're number one radio. Breath and relax. It's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ang taga Bicutan hanggang Alabang, ito rin malamang, banay-panay, nakikinig ang Pasay. Na Votas, para niya kay Valenzuela Mandaluyong Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig na Taguig, atin na rin, number one means you're always on top. You're number one radio. Breath and relax, it's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ang taga Bicutan hanggang Alabang, ito rin malamang, banay-panay, nakikinig ang Pasay. Na Votas, para niya kay Valenzuela Mandaluyong Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig na Taguig, atin na rin, ang Milenios ng Manila, number one sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, Milenios ng Baluarte. The Millennials, the Millennials Choice, yes, stop. This is iRadio, Los Angeles. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam ba kung sa'yo ay magpapasaya? At siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay liligaya. Saya ka dito, iRadio. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo, iRadio. I'm sure sasaya ka dito, iRadio. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. Pangako,
Sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila. Kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawat. Kaya't halika na sa iRadio, tumutukan na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisiya na sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. Pangako. Sigurado, pangako. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado, pangako. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado, pangako. Give me joy.
overflowing in me, overflowing. Your joy is overflowing in me, overflowing. Your joy is overflowing in me, overflowing. Your joy is overflowing in me. Overflowing. Good morning guys, at magandang mainit na umaga sa inyong lahat. Ito po ang Iris, araw po ng Thursday na ba? Wednesday. Doon, Thursday. Thursday sa inyo, Wednesday naman dito, May 15, 12 na naman. Kaya intriga si mga tatay ngayon, kaya mababait ang mga nanay, siyempre. At itong araw na ito ay makakasama natin. Buti pa sila. Huh? Oh, kabibigay ko lang ng 40,000 sa'yo kanina. Huwag kang magganyan. 40,000. Arti-arti. Senel. Oh. At inilibre pa kita ng ano. Ang dami nilibre. Binilang. Chicken. Ay, akong bumili na. Yun na nga eh, di ba? Binayaran mo na. Oo. Oh. Kasama ng tax. Oo. Oh. Sobra-sobra pa. May kasama pang ice cream na ano. Anong ice cream? Baskin and Robinson. Oh. Baskin Robin. Oh. Diba? Bawal nga sa akin yun. Bumili naman ng ice cream. Ay, gusto naman. No? Eh, di ba ako kumakain, no? Mamaya na. Tapos, konti lang. Tinanong ko siya, gusto mo? Mm, pakit na naman siya. Labas ang bungal niyang ngipin. Ay! Bungal ka dyan! Bumati ka na? Akala ko bungal ka na. Baka mamaya, langgamin na naman tayo rito. Azu, gusto mo magkisa kayo? Ay, hindi na. Sobra ka na. O, ay, ikaw talaga. Ang dami mo daw pera. 40,000. Oo, oh, yung binigay ko. Eh, kay Rejoice nga, 10,000 oh. Binigay ko. Patay ka, Rejoice. Nag-enjoy, oh. Oh, nagpunta pa ng ano? Ano 'yan? Sa beach? Oo, nag-beach pa sila. Ay, beach? Ma. Oo, libre 'yon. Samantala may 10,000 budget. Ay, nako. Wala na. Naglaho na. Wala. Talaga lang ah. Nabudol na naman ako. Asan na ba 'yung babae? Parang hindi ko nakikita. Andiyan na. Edinyog, sabi niya Edinyog, nyog daw. Nyog. Okis na daw, sabi ni Pastora Ellen. Hindi, wala sila. Kiss na. Bumati ka na. Mamaya kikis kita. Ang bahala sa inyo. Mga paparazzi. Hindi na kayo okay? Napagod ka. Awa sa akin. Naawa? Oh. Ikaw pa nga ang kinikis, maawa pa sa iyo. Saya. Mahaba na. Oh, sabi ano? Muso ko, ang bira. May kapareho ka naman yan si ano eh. Si Rocky. Mas mahaba ang nguso nun. Si Matmat din. Ganun na rin. Mabati ka na. Ano ba? Ayan, mabati na ako. Mabati na po ako sa inyo. Ayan. Kumusta na po kayo? Maganda umaga po. Again, it's a very, very tiring day. But thank God, nakatating po kami dito sa bahay. At syempre, salamat naman po at may trabaho pa kami. Ayun. Salamat sa lahat. Kaya si Hodang Uy, ano, hey, problema. Ano ba yung kasi Hoda na yan? Ay, ano yun? Spanish yun hindi eh. Hindi magandang salita. O, sige, ano yung kasi Hoda? Ano yun? Whatever will be, whatever. Yun, ibig sabihin nun. Kesira-sira na lang. Mm-hmm, whatever yun. Mas maganda pa yung kesira-sira. Kesira-sira. Ayun, yan, wala tuloy sinasabi ko. Nawala na. Kahit anong problema dumating sa buhay natin, pareho lang, pag tayo'y masaya, dapat ganun. Ayun.
Ah, kung gusto niyo, iyak niyo lang, sandali lang, konti lang, and then humalakak na kayo. Huwag lang yung ano ah, tipong baka makita kayo na ibang tao, mahalakak ko, wala naman dahilan. O kaya ano, yung... Ano? Magpahag kayo. Pahag. Yeah, pahag. Hindi, bahag. Pahag. Pahag naman. Ano? Oh, tapos ano? Ano? Sabay gawa kayo ng sulat. Ano sulat? Papaalam na kayo. Ganun. Ayan. Ay, nako. Eh, ganun lang naman kadali. Mm-hmm. Dali lang yan. Okay, Merry Christmas. Ay, Merry Christmas. Maganda, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, nagsusulat. Habang nagsasalita, alam nyo naman tayo mga babae. Multitasking. Good morning po. Kayo po ba'y nag-almusal na? Kami hindi kayo pa. Kayo po ba'y... Oo, pero nag-dinner na kami. Sabi ni Brother Sammy. Kaya sira-sira, ang family ko ay nasira. Congratulations! Siyempre, Pastor! Pastor! Pastor Sammy na. Good morning po. Sana'y nasa... Mabuti kayong kalagayan lahat at enjoying the beautiful day. Although it's hot, we still have to thank God dahil may init. Pag walang init, hahanapin natin yung init na yun. Yun. Ayan. Kaya, ano lang, chill-chill lang. Chill. Alam ko mainit, pero isipin nyo lang, ay, ang lamig. Mental, mind over matter na lang. Nababago yung pakiramdam nyo. Maya-maya, nakasweater na kayo. mahirap yan. Mahirap ayan. Yan. Good morning po. I hope you're having a good time sa inyong a cup of coffee or meron kayong pandesal dahil tayo mga Pilipino, the cleanest person in the world dahil hinuhugasan natin ang pandesal bago tayo kumain. Malinis, dyan malinis ang Pinoy. Yan, tayo yung naiiba. Hindi ba? Pero hinuhugasan natin. Kahit napakainit ang panahon, nagkakape sila. Nagkakape pa rin. May nakita ko sa Facebook, sa Korea, 35 degrees Celsius. Naka-electric pa na sila. Init na sila. Mm. Yung mga portable na fan nila. Pagdating sa Pilipinas, 51 Celsius, oh. Mm. May nagtitimpla ng mga 3-in-1 coffee. Wala sila sa Pinoy. Tapos, iinom pa ng coffee sa labas at naka-4. Oh, diba? Naiiba. Diyan iba. Sila. Iba ang Pinoy. Yes. Naiiba talaga. Iba ang Pinoy. Diyan sila hanga sa... Oh, yeah naman. Only in the Philippines. Only in the Philippines. Ayan. Ginulo-gulo ko na naman yung buhok ko. Ay, okay, bumali na tayo. Una sa ating listahan ngayon. Ellen. Gulo-gulo. Elaine. Elaine Gonzalez. Ayan. Gulo-gulo hair to me. Laban lang, baby. Mm-hmm. Laban lang. Anong date ngayon? 15. 15, sir. Doon sa kanila ay 16 na. Wow. Okay, Elaine Gonzalez. And hello. Siyempre, the wife, the soon-to-be wife, Maridette Gamos. Hello, Maridette. Rachel Joy Bonite. Ayan, sana nag-enjoy ito. Nag-enjoy yan. Super. Wow. Siyempre. At siyempre, si A.R. Santiago. Hello, A.R. Hello. Charmaine. Rabago Rodriguez, Pastora Marvic Lejano Cruz, Marilu Alvarado Napire, ayan, siyempre, si Lynn Sales. Lynn Sales. Siyempre, ang aking magandang hipag na si Bing Pascua. Ayun, no? From Dubai. Ayan. Siyempre, ang poging-poging pastor na si Pastor Francis Bow. Okay, Manilin Agustin. Hello. Ang kumari ko maganda, si Tongko Jen. Tongko. Bago siya ng pangalan. Bago na naman? Basta siya daw yun. Ewan ko, baka na-hack yung ano niya kayo nagbago siya. Tongko. Okay, siyempre, ang masaya din na sumama sa Bataan. Si Marichu Gamos. Aba, si Darna. Ayan, siyempre. Lumipad lang siya, hindi siya sumama dun sa sasakyan. Siyempre, ayan, gising na siya, si Rejoice. Harfilia. Joyce Tortilla. Mga walang tulog yan. Mga puyat. Okay, Pastora Ellen Gonzalez. Jan Valenzuela. Mary Joy Ramboyong. Rachel Tuzan Cruz. Sunny Salubayba. Hello. Tabernilla.
Lala Carmina, ang babaeng walang tulog. At ang ating kachongki na pumapasok na, Noir Baldovino. Okay. Ay, nabanggit ko na ba si Brother Sammy? Ah. Yeah, yeah. Okay, nabanggit ko na. Siyempre. Ang bagong pastor natin. Ang ating bagong pastor. Siyempre. Yes. So, yun. Di na po papabudol kay Kuya Bernard. Sino ang sabi? Si The Joyce. Madaling araw na sila. Shout out sa jowa ko na nagluluto ng totsong bangus. Totsong? Francisco Gonzalez. Aba, hello. Naman, hello po. Yan, hello po, Pastor. Pastor siya, di ba? Pastor din ba? Si Pastor Francisco Gonzalez Senior. I'm not sure. Correct me if I'm wrong. Ayan. Okay. Si Elaine ay sa biyahe. Sa biyahe yan, Sisi. Okay. Nanay Lala, ang babaeng mestiza. Oy. O, siyempre. Oy, talaga. Siyempre. Yeah, siyempre. Mestizahin yan. Mestizang bangus. Yes. Nabanggit na ba natin si Nor Baldovino? Yeah, sabi mo nagtatrabaho na. Oo nga. Hindi. Kuya Bernard, bogus. Sabi, malapit lang daw po din. Nasunog na mga panahamin sa buhangin. Hindi pa kami nakakarating. Ah, ano sila nakauwi? Sami Santos, hindi naman Pastor Sam, maputla lang. Sabi niya. Ah, ewan ko. Kasi, ang sabi, nung umalis sila dun sa kay Pastor Sammy ng 4 o'clock. Tapos, 4 o'clock nga ba o 2 o'clock, I'm not sure. Tapos pumunta sila dun sa Morong Bataan, yung isang resort. Maganda, maganda, pinakita nila. Tapos, dapat alis sila dun ng 4. Umalis sila ng 6. Eh, 4 na oras ang biyahe. At matraffic pa dahil umulan. Aba, mahirap yun. Ah, taga, hindi po, papa, ah, hindi pala siya pastor. Ayan, may tagaluto pala si Pastora Ellen. Aba, ayan, oo. Sana oil. Ah, nga, sana oil. Sana oil. Ayan, almost midnight na sila nakauwi. Ha? Mm-hmm. Madaling araw. Oo, masaya naman. Mga puyat naman mga yan. Swimming pa kasi. Okay, Pam Sloberio. Gutom na yan, naman nagsiuwi. Hindi, pinakain pa sila ila-uli dun eh. Imagine mo, una, sa sasakyan pa lang, nag-aalmusal na sila. Pagdating kay Brother Sammy, nag-merienda. Pagdating ng tanghalian, after ng i-radio natin, nag-lunch na sila. Tapos nag-dinner pa sila. Tapos nag-merienda pa doon sa resort na pinuntahan nila. Ayos ah. Si Rejoice, 2 a.m. na daw nakauwi. Bakit? I don't know. Ganun. Eh kasi, Teresa yan, malayo yan. Uy, oras na nakarating ng... Eh, wala nang masasakyan doon, di ba? So, nagmadaling araw na lang sila. Hindi. Umuwi din. Sabi pag may kasama mga bata, eh, yan ang hindi, walang sasakyan. Naglakad na lang sila. Hindi, layo yun. Ewan ko, baka, I guess, I don't know kung paano sila. May grab naman dyan, 24 hours naman yung grab. Ay, nako. Mm-hmm. Pati bata, nako, napupuyat. Mm-hmm. Nag-enjoy sila kaya. Okay, Rossi, good morning pa. Napakain sila dun, sinabawan at talakitok. Fresh, oy, ang sarap, wow. Ay, yan na naman tayo. Wow, talakitok. Bale. Bitin daw ang 4 hours. Yes, gaganti rin ako pagdating ng araw. Hello, Bernard. Sama ko naman si Mami Closer naman ang kasama ko. Gusto nga daw sana niyang sumama, hindi niya alam na... Ano, sana daw sumama pa rin siya. Pero masikip na, no, pag sasama pa siya. Ano kaya? Ay, kasya pa rin sila. Kasya pa rin. Masaya naman pag marami yung siksikan. Mas masaya yun. Ano ba nangyari sa music ko? Ano yan? Ayan. Sarap-sarap, masaya kami. Sa susunod, 1 week kami doon. Maganda pala pag biglaan na gano'n, ano? Walang plano-plano. Pag pinaplano, maraming ano eh. Pinano naman yan. Maraming obstruction. Naplano naman yun. Minsan, mga ano na lang eh. Biglain mo na lang. Sabay, enjoy. At least eh, nabawasan yung init ng katawan dahil sa maalisangan ng panahon.
Hoy! Ay, mga kasama po natin ngayong araw na ito, Pastora Mary Jane Omli. Saboy Omli. Saboy Omli. Abangan po natin yung sis, Pastora Mary Jane. Yes. At mamaya-maya na konti, meron na naman tayong alam na di. Kaya, ingat kayo. Pag wala kayo dyan, sorry na lang kayo. Pabilisan naman ng utak ngayon ang gagamitin natin. Dahil henyo time! Yes! Henyo! Ay, naka. Madaling araw rin si Uwian, ha? Hanggang ngayon, amerienda ko yung pasta at macaroni salad ni Mami Irene. Aba? Manyamang keka. Oh, manyamang Kenny. Oo, oh, manyaman. Talagang marami, marami silang baon. Baon. So, yung 10,000 na ano, hindi nagamit. Ganun. 10,000. 10,000 yung pinadala ko. 5,000 doon sa gasolina. Okay. Yung 5,000 para pang Jollibee. Pang ano, pang shopping ninyo. Ayan. Walang nangyari. Nako. Naghikap buwibla, oh. Uy. I'm so sleepy na eh. Sino ba? Ako eh, masakit din ang likod ko dito. Nako. Saka yung lower back ko. Pero okay lang. Hirap eh, naghahanap buhay. Ganun talaga. Nako, may black bulaman pa sila. Ang sarap mo. At vegetable spring rolls. Masarap yung vegetable spring roll mo. Kapag si, ano. Sabi, dagalit na sa isili dyan. Pachi, wag kang ano ha. Talagang tinipid talaga. Oh. Tinipid. Tingnan mo, madaling araw nang umuwi. Tiniis na hindi mag, no, mag-Uber. Wala Uber dun. Ay, grab. Talaga naman, oo. Oh. Ay, buhay. Nag-shopping daw ng Pearl si Joyce. Joycey, worth 5,000. Ayan. Oh. Eh, okay lang yan. Pero yung 10,000 ko na yun nga, yung 5,000 binili niya ng Pearl. Shoutout tayo kay Ate Levi Samio Florentino na laging nagkakape habang naghihintay po kami sa school. Ayan, hello. Hello po. Happy, happy. Watching if you're watching, Levi Samio Florentino. Freshwater Pearls daw ang binili. Hoy, mami, libro mo yun, diba? Ay, meron silang fresh water pearls. What? Sana all. Yan yung ba yung mga clumps na gano'n na meron? Hindi yun. Yung ba yun? Oh, yung fresh water pearl. Yun. Yung nabibili sa Green Hills? Oh, mga fresh water yun. Hindi yun yung sinisisid sa dagat, ha? Ah, kala ko yun yun eh. Mga fresh water. Ewan ko, paano tumutubo yung mga fresh water? Jamelin Espiritu. Good morning, Jamelin. Sabi ni Lala. Rejoice, sabi ko ba? Libre. Libre mo yan, di ba? Hello, Jamelin. Parang nagkaroon sila ng mga amnesia. Jamelin Espiritu. Hello, Jamelin. Hang-over lang ano yan, ha? Ng kanilang pinuntahan. Ano yata to si Jamelin from... Love of, ano ba yun? Yung kahapon. Love of Christ, Christian Family. Hello din, shout out din kay Ate Sylvia Villas-Bolid. Masipag naming co-parent, sabi ni Elaine. Si Ate Regis Cristobal, nagbabad sa dagat, ayaw umahon. Ba? Gustahan mga kulay, ano yan? Mga kulay kulay tsokolate. Maganda yun, maganda ng kulay yun. Nababad sa araw. Oh, nako. Okay. Ay, importante nag-enjoy po kayo. Yan? Yeah. Ayan. Minsan lang naman yan. Ayan. It's okay. Natutuwa tayo ng ganyan kahit papano. Oh, nakapag-enjoy sila.
Siyempre salamat kay Mami Irene. Yes. Kay Andrew at saka kay Bernard sa, kasi yan. Yung sasakyan, tapos may dala pang pagkain. Yo, may chichibon. Ay, diba? Nakapasyal. Enjoy na enjoy si Joyce Mendoza. At yung ating 10,000 na natipid. Kaya, magagamit pa natin sa susunod yan. Kaya mag-produce ka ngayon, Regis, ng 10,000. Ay, nako. Ganyan talaga. Sabi, ganun. Natulog ako sa biyahe, sabi ni Rachel. Nagising ako kasi may unggoy daw. Sayang di ko nakita, tapos yung unggoy daw. Nag-dive. Grabe yung arn. Nag-dive? Saan nag-dive? Nako, sarap na sarap sila. Sarap na magluto si Mami Irene. Nung dinala niya, binaykan niya ako ng, I don't know what kind of cake was that, pero ang sarap. Hindi siya gaanong matamis. Station ID na. This is iRadio, servicing the Filipino people. Ayan, tapos na? Oo. Ang oras po natin, 31 minuto makalipas ang ikapitong ng gabi. Kami po ay live na nagbro-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, USA. Ayan, magandang umaga muli. Okay. Tapos isipasyal din kayo sa atin, sa amin sa Urani, Bataan, doon sa munting tahanan ng nanay ko. Ay, saya. O, isusuka na doon ni Regis yung 10K. Mami Irene, ampunin mo na ako, sabi ni Pastor Sammy. Ay, nako. Kain kita. I'm jealous. Ay, joke. Good morning, Jose Diaz. Maganda umaga. Yeah, si ano? Maganda, Jose. Sa Batang Quiapo. Batang, ano siya? Batang Quiapo ba siya? Batang ano yan? Batang Quezon City. Batang, hindi ba sa ano siya? Oo, oh, tama, Quezon City. Oh. Hindi, sa ano siya? Oo, oh, I don't know. Lumalabas ba siya dun sa Batang Quiapo? Oh. Ano ba yun? Series ba yun? Series. O, saan pinapalabas? Anong channel? Parang, ano? May channel 2 pa ba? Di ba wala na? Wala na. Ano yan? Baka sa channel. Parang sa YouTube ata. Ano ba yun? Yung buko na fresh. Ayun mga yun. Ay, nako. Masyado ako mapaghanap. Sorry po. I should be content. I should be grateful. I should be happy. I always say thank you, Lord. Kahit anong dumating sa buhay. Kung may fresh fruits, may fresh ang pagkain mo, di thank you. Pag wala naman, thank you pa rin. Kasi may kinakain tayong iba. Ah, diba? Naman, ay wag niya na niya. Hindi ko alam lyrics. Okay. Okay. Abangan nyo ang mga pag-re-ring na ninyo. Ay, naku! Tama na kayo dyan. At kung magtatawag na tayo ng ating first contest. Ayan na. Mukhang kagigising lang. Mukhang ano ah. Ah, puyat ah. Wala pang sound, wala pang sound. Dali lang, lalabas ka na, lalabas ka na. Ayan, labas mo na siya, labas mo na siya. Ayan na, ayan na. Hello, good morning. Bumati muna. Hello, Sister Lala. Hello. Morning, I'm Rachel. Good morning, parang hindi na puyat ah. Konti pa lang tulog. Naku po, ilang oras pa lang ang tulog mo? 2 hours. Wow! 2 hours? Pero mamay, matutulog ka na. Ay, matutulog ako ulit. Wow, may jet lag pa. May jet lag. May jet lag. Anong oras doon? Anong oras kayo naka-uwi? Hindi, ganun ang tanong. Anong oras doon daw? Medyo gagawin mong sosyal ang tanong. Oo, sige, sige. Kamusta ang weather doon? The weather is snowy. Nag-i-snow. Mahaba ang flight ninyo. No? So, okay lang ang flight ninyo. Yesterday was our flight. We had a delayed. Na-delay pa kayo noon? Lumakas ang ulan eh. Lumakas ang ulan.
At saka may mga jet lag pa kayo siguro. Yes. Oh. Kinausap ka daw ba ni Daddy Alex? Nag-ano nga eh, tawag dito na nag-hunger strike. Ah, hindi kumain. Talaga? Kawawa naman. Oo. Naku. Hindi siya kumain? Hindi kumain, nag-hunger strike. Pinaganda ng ano. Pero totoo nung walang kinain dahil wala nagluto. Nagutom. Wala kasi ako iniiwan. Nagutom. Nag-hunger strike. Kawawa naman. Oo, naku. Kaya sabi siya niyo, bago ka. Bago kayo lalayas, magluluto na kayo ng kakainin eh. Yeah. Naku, na. Dapat itong mga lalaking to eh, maghanap naman kayo ng mga gusto nyong kainin. Eh, siyempre trabaho ninyo yun. Ay, ganon? Oo. Teka, hanapin ko na yung aking timer. Ayan, meron daw ano, sasali ka sa contest dahil nilibre mo ba ng ano, ng cultured pearl? Ng fresh water pearl? Si ano? Pudol libre ba yun? Nabudol ako. Saan nyo ba nabili yun? Grabe, naingit ako ha. Nabudol. Merong mga nagpitin ito sa resort. Ah, talaga? Nabudol ka? Hindi nga totoo. may mga nagtitinda doon. Pinapasok ng caretaker. Ah, kasi may mga tao. Dahil may commission siya. Wala naman kasing masyadong tao, kaya okay lang nagpumasok sila. Magaganda yung mga tinda nila. Oh, talaga? Wow. Okay. Mamaya na kayo magkwentuhan, ha? Oo. Ito ating tanong ngayon. Ang tanong natin ngayon ay magbibigay, bawat answer, tamang answer may bibigay mo $1 ito. $1 ang bali total of 500 pesos yung limang masasagot mo nang tama. Ba. Okay, ready ka na? Sa loob ng 1 minute magbigay ng mga hayop na lumilipad na nag-uumpisa sa letter P. Ready ka na? Get ready. Get set. Go. Ano ba? P pala ka? P, ano ba? Letter P. Lumilipad. Ay, mga audience, huwag kayo magtuturo, ha? Walang magtuturo. Parot, number one. Parot? Ano pa ba? Lumilipad ba, penguin? Hindi. Sabi niya, palapati daw, palapati. 30 seconds. Ano pa ba? Yung national, ano natin? National English or Tagalog? National bird. Pigeon. Eda! Pigeon, tama. Ah, sige, pigeon. Parakit. Wala. Wala ba parakit? Ano pa ba? 10 seconds. May pumukol sa pipit sa baton. Pipit. Palaka daw, palaka. Ano ka ba? Oh, time's up. Sabi mo ang national bird natin, pigeon. Palaka. Kumilipad ba ang palaka? Di ba? Philippine. O kaya sabi ni Mami, ni Pastora Ellen, paru-parong bukid. Ang dami kayo. Uber. Oh, kaya pig. Pipit. Hindi na po niya yung pipit. Pigeon. Tatlo siya. Tama nga siya. Oh. 300. Ano din yung palapati? Philippine eagle. Palaka. Ah, oo nga, no. Pipi nga pala yung pero hindi naman ibon yung Philippine. Philippine eagle. Pasensya na, naka-drugs. Hindi, puyat eh. Puyat kasi. O kaya sabi nila ito, pig. Pig na may pakpak. Panike. Ibon ba yun? Piken. Ay, pwede pala yun, o. Oh. Piken. Oh, $3, magkano yun? Aba, mumultiply. Depende sa palitan. Ah, sa ating exchange. Sayang. Oh. Anyway. Alam mo, $10 for ano. $300. $3. Thank you, Lala. Thank you, sister. Matulog ka muna.
ka. Ay, hindi na, makakatulog ako. At saka managinip ka kung ano yung mga Pinay hayop na lumilipat. Salamat. Alright, sige, bye-bye, God bless. Okay, bye-bye. Paniki. Oh, lumilipad naman yun, di ba? Paniki. Hindi siya lumilipad. Sabi niya, palaka. Pag nagalit si Iska, lumilipad ang plato. O, pwede yun. Pustiso. Uppercut. Ay, naka. Ah, tawag pa tayo na. May oras pa tayong time. Oo, mahaba pa. Next. Hello, Pastora Jane. Good morning po. Good morning. Welcome again sa iRadio. Shalom, shalom, shalom. Ay, ano ba yung kitang-kita pala nagkakamunta ko ng dyan? Kaya. Hindi ko alam na nakikita sa camera. Ako? Oh, ano, ano pa yan? Pera, lilipad sa palad mo pag dumating ang bills. Oh naman. Nakadikit lang naman yung pera dyan. Actually, hindi nakadikit he. Nakaano lang, nakahilata lang. Pag inano yan, nilipad dyan ng hangin, wala na. Okay, ano pa? Ate, nag-i-nag-i. Nainip sila. Pati pustiso, grabe kayo. Plato, sino ba yan? Piken. Pig na may pakpak. Pig with wings. Hugo yata pwede rin. Eh. Ito, tawagin natin. May trabaho yata yan eh. Isang mambubudol. Baka nag-work. Nagugutom na naman ako. Diba yan? Nasa work. Ay, wala. Yan. Okay. Uh-huh. Sorry. Next. Tawag ko ulit. Next. Mani, mani, mani. Kiano? Kuya B. Oh, syempre mga pagod yan. Pagod sila. Sila ba naman nag-drive eh? Kapagod kaya. Hmm. Wow. Hello, Farah Cristobal! Tignan yung mga cellphone nyo, baka po nagriring yan. Ay, nako. Ayan na. Ayan na. Nawala. Hindi siya makita. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello po. Ay, lakalagot. Magandang umaga. Get set. Go. Gamit sa kusina. Gamit sa kusina. Bilisan mo, $1 each. $1 each. $1 each. Alis ka dyan. Marami yan. Kung kutsara, isang kutsara lang. Lahat ng kutsara. Isang gamit, isang bagay lang ha. Huwag yung, ano, ba, 10 kaldero dadalhin mo sa akin. Isang kaldero. 30 seconds. Baka kalan mo eh, 10 eh, isang kalan lang kailangan ko ha. One item each. 15 seconds left. 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1! Yehaw! Ayan! Stop! Okay! Okay. Pati ano, tumutunog yung aking ano. Ay, sige na. Bilangin. Ipakita mo na sa akin sa camera yung sa ano. Sa camera, ipakita mo sa camera. Yan, ipakita mo. Ano yan? Ano yan? Yung pagpainita ng ha? Water. Water kettle. Thermos ba yun? Yeah, parang ganyan. Ano, may ganyan ako dati din. Gamit ba sa kusina yan? Yes. O, sige. Okay. 1 point. Sandok. 2 points. Sandok.
Ano ba? Two. Ball. 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 Three. $3. Ano pa? Tuwali po. Ball. $4. Cup. $5. Hindi na. Bakit? Pareho na nung cup, yung ano, yung ball. Okay. Tara, kanina may sandukan eh. Ay, wait. Okay, five. $5. Kettle. Pareho din ng kettle yun eh. Pareho din ng kettle. Okay, $5. Oh, plato. Yeah. Pinakita na rin yun, di ba, yung isa? May plato na sa kanina? Oo. Ano yun? May plato ba sa kanina? Pareho nung kettle din yan eh. I-is, magkakapareho lang yan. Yan, ayan. Six. Yan. Okay. Lana? Okay. That's it. Pareho na rin nung ano yan. Pareho din nung rice cooker yan. Okay, $6. Marilu Alvarado. May isa pa daw. Ano yun? Ano yan? Ah. Ano sa kusina? Okay. Okay, $7. Okay, thank you, thank okay. you. Marilu Alvarado na pire. Thank you. Thank you. Thank you, papadala na lang sa'yo. Okay. Okay. So, ano yung palit ng dollar? Yun, yun. $7 ang matatanggap. Times 56. Papalit natin 56 ng... pesos per dollar. Papalit natin ng pesos yan. Yes. Okay? Sige. Sige, Marilu. Thank you. Thank you, Marilu. Salamat. Si Pam Sluberio, lagi nagsasabi, patry naman to. Magano ka mag... Hindi siya matawagan eh. Tinatawagan ka namin kahapon eh. Pero hindi ka naka-subscribe. Hindi ka naka-follow sa ano... Hindi ka naka-follow sa Facebook ba? Facebook account. Sa Facebook account. Ayan. Ayan. Kaya kahit na gusto niyong sumali, hindi naman kayo matawagan dahil hindi kayo tinatawagan ka namin kahapon pero hindi ka matawagan. Ayan. Kaya mag-follow ka doon para next time. Okay. Makakasali kayo. Yes. Ayan. Okay, naka-follow daw siya pero kitang-kita ko tinatawagan ka kahapon. Naka-public kasi tayo eh. Mm-mm, ayaw mag-go through. Ayaw, hindi matawagan eh. Ano kaya, mag-subscribe siya sa YouTube baka sakali. Mm-mm. Ano kaya? Hindi, dito lang sa eh, ba't hindi, naka-follow naman daw siya. Ewan, wala eh. Hindi lumalabas. Oo, kahapon nag-try niya. Okay. Check mo lang, okay? May time pa ba? Ano oras na ba? Seven more minutes. I don't know. Subukan natin isa pa. Isa pa. Chararan. Kaya pa. Hindi namin alam. Tinatawagan ka namin talaga, promise. Ako mismo nakakita. Tinatawagan ka kahapon. Yan, hindi kami nagsisinungaling. I don't know why. Gusto mo i-try natin mamaya, tawagan ka namin sa... Ano pangalan? Pams. P-A-M-Z. Subukan mo. Pams ano? Pams Luberio. Yan. Ah, yun, meron na. Ayun. Ayan, i-try mo. Sige. Kasi kahapon pa siya nag-ano eh. Nagsasabi. Ayan, tinatawagan ka namin. Ayun, Pam Sluberio. Uy, mahina. Hello po. Ayan, hello Pam. Hello Pam. Hello po. Hello Pam. Taga saan ka, Pam? Antipolo po. Oh, Antipolo. Saan Antipolo? Dito lang po sa may ano, sir, sa may Barangay San Roque po. Oh, ba't kita nakikita dyan? Galing ko kanina dyan na. Medyo malalak po ito. Kamusta ang buhay, Pams? Okay lang po, ito. Nagwo-work ba si Pams? Hindi po. Buntis po ako. Buntis? Pangilan na yan? 5 months po. 5 months po. Oh, 5 months. Ilan ang babies mo? Pang-apat na po. Ay, nako. Oh. Siguro. Last na.
Ah. Okay. Sige. Okay. Game na tayo. Game na. Game ka na. Okay. Okay. Sige. Nakatry na ako ng laro sila, sir. Pams, ready ka na ba? Sige po. $1 each. Magbigay ng mga lugar. Ito naman lugar naman alit, ang para. Alit ng tiyan niya sa 5 months. Ha? Alit ng tiyan niya. Okay, Pams, magbigay ka ng lugar. Ha? Lugar ito. Na ano po? Lugar. Pangalan ng city. Na city. Oh, matatagpuan sa region. Uy, region 3. Hanapin mo muna kanina yung Region 3. Alam mo ang Region 3 kung saan? Hindi daw siya nakikita. Ang hirap po. Ba't ang hirap po? Ayan. Sorry. Region 3? Hindi mo alam ang Region 3. Mga bandang Pampanga, ganyan. Ano, ganun. Tarla. Mahina po ako sa mga ano region, sir. Nahili pa tayo. Merong ganun eh, region. Tingnan natin na. Sa region 3, hindi mo alam. Eh, nako, wala na tayong time. Nako. Region 3. Oo, wala na tayong time. Ang mga city dyan ay... Nako. Oh, ngayon maghahanap ka pa ngayon. Bandang mga region 3, hindi mo alam. Region 3. Mga city. Di ba? Pampanga City. Tarlac. Tarlac City. Oh. Region 3 ba yan? Oo, oh, DU3 yun eh. Oh. Ako taga-US ako. Alam ko yung lugar na yan. Di po kasi... Pangasinan? Pangasinan ba? Dagupan City. Region 3 ba yun? Hindi yata. Region 3 ba ang Pangasinan? Hindi, ano mo. Region 3. Tarlac? Tarlac City! Ang dami na! Hindi ko po talaga alam, sir. Wala kang gagawa. Naku, Pams, next time na lang, ha? Wala na tayong time. Okay. At least matatawagan ka na namin. At okay. Least, pwede ka nang tawagan ngayon. Manood ka parati, para marami kang matutunan. Okay. Sige po. Thank you po. Thank you din. Okay. Marami pala balanga. Ang dami. Eh kasi merong hindi naman nakakalam talaga sa ano. Yun ang pinakamadali eh. Pagka binigyan mo pa ng region 4 yan, nako. Nandun na sa bandang... Ako nga, hindi ko rin kabisado naman lahat yan. Malayo-layo na yun. Anyway, yun. Maraming salamat sa inyo. At standby lang kayo dyan. Tatawagan na natin si Pastora Mary Jane. So, ang winners natin ay si Lala Carmina, $3, and Marilo Napire, $7. Ba't hapon hindi siya natatawagan? Munoz? Ah, Munoz? Saan ba yung Munoz? Munoz, Quezon City yun eh. Ay, sabi ni Maridete. Kabanatuan. Kabanatuan City. Kabanatuan ba yun? O Kabanatuan Province? Hindi ko alam. Sayang, oh. Buntis pa naman sana siya. Ah, pang-apat na. Ang lalaki na ng mga anak niya. Ang cute naman. Mas madali po region 4. Po kasi kami. Region 4. Okay. Huwag kayo alas. Andito si Pastora Mary Jane Saboy Omli. Pastora Omli. Radio. Maraming salamat po sa ating mga pastors na nag-share ng magagandang salita ng buhay. Ayun. Ay, nagbita siya ni Pastora. Pastora, kamusta kayo? The God of the glory, Mang Karin. Nagmana ano po ako sa iyo. Ayun. Ay, nasa labas siya. Ang saya. Nakita mo na siya. Oh. Hello po, Sir Ramon, Ma'am Perry. Hello po. Radio family. Hello ang po. Ang ganda naman dyan. Naririnig niyo po ako? Yes. Malinaw na parang malinaw. Parang fresh na fresh dyan, no? Oh. Opo, fresh na fresh talaga. Nandito ko siya ako sa baba. Ayan. Wow, malilim dyan. Ganda. Saan province yan, Pastora? Bohol po. Ma'am Karim. Ah, oh, Bohol. Wow. At ang baryo niya ay Lobok. Taga dyan talaga kayo? Pero marunong kayo mag-Ilocano. Hindi, dito lang po ako. For
Mission Ma'am Karim. Oh, matagal na kayo. Ganyan na nga. Po, mag, ano na po ako, mag 9 years na po. Wow. Ah! 9 years na. Pero umuwi din kayo ng ano, kung saan yung province nyo. Opo, Ma'am Karim. Every 6 months po. Saan ang province nyo originally? Abra po, Sir Ramon. Ah, Ilocano. Pero ang... Oo, Ilocano talaga. Ilocana. Oh, ah, Ilocana. Ilocana. Ayan. Anak ti Batak. Mm-mm. Nema nang. Ayan. Anak ti... Ilocana. Anak ti Ilocana. So marunong na kayo ng... Missionary. Oh, marunong na kayo ng ano? Ano ba salita sa Bohol? Bohol? Di Pulanon. Ulanon. Pulanon. Ano ba salita ng ulan? Marunong na kayong magsalita. Pulanon. Opo. Oo. Pinag-aralan ko po talaga kasi kung hindi ko gaaralan, hindi ko maka-share ng word of God sa mga tao dito po. So, nag-pray talaga ako sa Holy Spirit na ipaunawa akin kasi nakakaintindi naman sila ng English, nakakaintindi naman sila ng Tagalog. So, kahit ipaintindi lang po sa akin yung language nila and then makasagot ako ng English or Tagalog. So, I think kasi green ni Lord yung ano paintindi ng Holy Spirit sa akin kung paano magbisaya. Wow. So, sabi sa Bisaya ng good morning is maayong buntag kaninyong tanan. Maayong buntag kaninyong tanan. Salitang ano yun ah. Parang Cebu, gano'n. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang gabi. Maayong... Maayong rabi. Rabii. Rabii. Ah, parang Ilocano din. Maayong gabi. Parang Ilocano din. Ay, magandang rabii. Okay, ready na. Naimbag nga rabii. Naimbag nga rabii. Oh. Okay, so, bago tayo mag-umpisa, pwede po ba umati, Sir Ramon, Ma'am Karim? Siyempre po, siyempre. Yes. Yan, binabati ko po una ang ating makapangyarihang Panginoon. Good morning, Amen. Lord. Good morning po, iRadio. Lalo na po sa mga host ng radio family, Sir Ramon and Ma'am Karim. Good morning po. Ay, good evening po sa inyo dyan. And sa iRadio family dito sa Philippines and all over the world, hello po sa inyong lahat. God bless all. Ang sarap naman din. Pag tinitingnan ko yung background niya, parang press. Parang press ko. Opo, ang hangin nga po ngayon, Sir Ramon. Oo, parang kulang na lang dyan. Ayan. Yung juice, lemonade, gano'n. Hindi, yung ano, yung ano na, gulaman. No, yung sanyog, yung buko sabon juice. Ng buko juice. Buko juice na malamig, o kaya sagot gulaman. O kaya tapos may pakuan ka. Ay, nako. Tapos may papag ka dyan habang nagbabible study ka. Oo. Sarap pumorma dyan. Makakatulog ako. Meron po. Okay, pastor, ang ganda. Meron po akong lamesa dito po. Ang topic niya ngayon is about triumphant Christian living. Matagumpay yes, na... Yan po yung topic natin ngayon. Yan po yung kaya ni Lord po sa atin na tatalakayin po natin ngayon. Yung triumphant Christian living. So before we will further, we will pray po. Pastor, sandali lang po. Hangin po ba yung narinig sa amin? Ang ventilator ba yun? O hangin. Malakas lang ang hangin sa inyo. Hangin po, Sir Ramon. Ang lakas ng hangin. Galing na. Kasi kung nasa taas po ako, mahina ang signal. Mahina ang signal. Okay. Sige, sige. O medyo hinaan ko na lang po siguro yung sound sa akin. Okay lang po. Okay lang. Okay lang po. Minsan, kalampag din yung yero doon. Pero hindi yan ang dahil para tayo ay hindi makapag-upos. Huwag po kayong aalik. Makinig po kayo. Ayan. Yan po. So, we will pray na po. Okay, sige po. So, sige po. Father God in heaven, we bless your name, we glory your name, we magnify your name, Abba Father Jesus and Holy Spirit. Nandito kami, Panginoon, nagpapasalamat na naman po sa iyo sa magandang araw na ipinagkaloob mo po sa amin. At lalo po ngayon, Panginoon, nagkakaisa kami, Panginoon, dito sa iRadio LA na makinig
po sa iyong banal na salita, Panginoon. Tulungan mo kami, Ama, nabigyan mo kami, Panginoon, ng wisdom, knowledge, and understanding, O Lord, to understand your words, O Lord God. At Lord, hindi po ako ang may tataas, kundi ikaw, Panginoon. At Lord, tulungan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, that we focus to listen on your words, O Lord God. No more distraction, Lord, ang makakapag wala ng presensya mo sa buhay namin habang kami ay nakikinig, Panginoon. And we pray, Lord, ang Holy Spirit mo, Panginoon, ang kumilos sa lahat. Fill us, Lord, by the power of your Holy Spirit, because we know, Lord, that your Holy Spirit is the one who comfort us, the one who guide us, the one who teach us, O Lord God, in our daily living, O Lord God. So, Lord, we thank you, we honor you, we glorify your name. Father, Jesus, and Holy Spirit, in Jesus' name, amen. 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 All right. So, ayan po, mag-start na po tayo. Sabi nga dun sa ano, di ba, pag mag-ano na ang aeroplano, fasten your seat belt. So, i-fasten natin yung seat belt natin, hindi tayo aalis, mag-focus tayo, huwag tayong tayo ng tayo, makinig lang tayo, at mag-focus tayo sa Word of God. Sandali lang naman po ito. So, ang title natin ngayon is Triumphant Christian Living. So, what is the meaning of triumphant? Ang meaning po ng triumphant sa Tagalog, matagumpay na buhay. Yan. So, sa English, triumphant means successful, victorious, and prosperous. Yun po yung ibig sabihin ng triumphant. So, kung tayo ay... Oh my God. Nangyari. May tumawag kasi. May tumawag yata kayo. Ayun na. Ayun. Wala po. Nawala po ang signal. Oh. Nahangin. So yun po yung ano natin, tatalakayin po natin ngayon. So ang text po natin, ang Word of God po na tatalakayin natin ngayon is Romans chapter 5, 1 to 6. So the word of the Lord says, "Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access by faith into this grace wherein we stand and rejoice in the hope of the glory of God. And not only so, but we glory in tribulations, also knowing that tribulation worketh patience, and patience experience, and experience hope. And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. For when we were yet without strength, in due time, Christ died for the ungodly." Sa Tagalog po sabi, yaman nga na mga inaaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan din naman niya, nangagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito na dyan ay nagsisilagi tayo at nangangagalak tayo sa pag-asa ng kalwalhatian ng Diyos, at hindi lamang gayon kundi naman nangagalak tayo sa ating mga kapighatian na nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katiyagaan. Amen? Ang katiyagaan, ang pagpapatunay at ang pagpapatunay ng pag-asa. At ang pag-asa ay hindi humihiya sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Sapagkat nang tayo ay mahihina pa, ay namatay si Kristo sa kapanahunan dahil sa mga masama. Salamat, Panginoon. Pinanalanginan mo na, Panginoon, ang iyong salita. So, napakaganda ng Word of God natin ngayon, na yamang inaaring ganap sa pananampalataya. So, through our faith, mayroon tayong kapayapaan. Through our faith, there is peace in our lives. No? Mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. There is peace in our lives through our Lord Jesus Christ. Magkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya
sa biyayang ito na dyan ay nagsisilagi tayo at nangangagalak tayo sa pag-asa ng kalwalhatian. So lahat, maraming tao, maaking kapatid, na nawawalan ng pag-asa. Pero kung ato tayong iisip na ang ating Panginoong Hesukristo is the God of peace, hindi tayo mawawalan ng pag-asa. So ang sabi niya dito po, at hindi lamang gayon, kundi naman na nga gagalak tayo sa ating mga kapighatian na lalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katsagaan. So yung mga na kapighatian natin sa buhay, yung mga problema natin sa buhay, yung mga kabigatan natin sa buhay, yan po ang nagbibigay ng katsagaan sa atin, di ba? Pag ikaw ay naghihirap, di ba, nagtsatsaga ka, pinagtsatsagaan mo na maisurvive mo ang pangangailangan ninyo araw-araw, di po ba? At pagpapatunay na may pag-asa. So yung katsagaan ay pagpapatunay na ang tao ay magkakaroon ng pag-asa dahil nga ang tao ay nagtsatsaga sa kanilang buhay. Kahit na maraming pagsubok sa buhay, kung ikaw ay nagtsaga, may pag-asa. Amen po? So sabi niya din dito, at ang pag-asa ay hindi humihiya. Totoo po yun. Ang pag-asa ay hindi tayo pinapahiya ng pag-asa natin sa Diyos. Because God is our hope. Hindi tayo ipapahiya ng Panginoon. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso. No? The love of God is shed in our hearts through the power of the Holy Spirit. So importante po ang Holy Spirit na kailangang lumulukob po sa ating buhay. Sapagkat nang tayo ay mahihina, pa ay namatay si Kristo sa kapanahunan dahil sa mga masama. Di po ba? Christ died because of our sins. So kung wala si Kristo, wala tayong lahat. Walang pag-asa, walang kapayapaan. So, thank you sa buhay ng ating Panginoong Hesu Kristo. So, may katanungan po dito, kapatid. How do we live a triumphant life? So, paano daw tayo mamumuhay ng matagumpay na buhay? How do we live a successful life? How do we live a victorious life? And how do we live a prosperous life? Number one, follow the humble of Christ. So, ang gagawin lang natin para mamuhay tayo na matagumpay, kahit marami tayong kapighatian sa buhay, sundin lang natin ang pagpapakumbaba ng ating Panginoong Hesukristo sa ating lahat. Ang ating Panginoong Hesukristo, our Lord Jesus Christ, is the model of humility. Humility. Talagang nagpapakababa siya ng nagpapakababa para tayong lahat ay maiangat ang buhay. Nagpakahirap siya ng nagpakahirap para tayong lahat ay payamanin na masagana ng Panginoon. So sabi niya dito sa Luke chapter 18, verse 14, and this is the parable of the two men. The parable of the two men, the other man is the Pharisees, and the other man is tax collector. So babasahin natin po muna para maintindihan natin. Mag-umpisa po tayo sa verse 9. Sinabi rin niya ang talinhagang ito sa mga taong mababa ang tingin sa iba, no? So yung mga taong mabababa ang tingin sa iba, kala mo kung sino sila, no? So ito yung talinhaga na kailangan nating maintindihan kung paano nagpakumbaba ang ating Panginoong Hesukristo. Sinabi rin niya ang talinhagang ito sa mga taong mababa ang tingin sa iba at nag-aakalang sila'y matuwid. May dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa ay naniningil ng buwis. Tumayo ang Pariseo at nanalangin ng ganito tungkol sa kanyang sarili. Sa sarili lang niya, makasarili. O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, nangangalunya o kaya'y katulad ng maniningil ng buwis na ito. Dalawang beses akong nag-aayuno sa loob ng Sanlinggo at nagbibigay rin ako ng isa kasampung bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. Samantala, ang maniningil ng buwis na may
nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit. Nahihiya siya yung maniningil ng buwis. Hindi makatingin sa langit ang naniningil ng buwis. So sabi niya, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. So nagpakumbaba siya sa Panginoon na alam niya ang tax collector, mandaraya yan. Marami siyang dadayain para maanuhan siya, magkapera din siya. Tax collector nga siya, dadagdagan niya yung singil niya sa mga tao, yung mga nagbabayad ng buwis para siya ay may kita. Pero sabi niya sa Panginoon, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, sa verse 14, ang lalaking ito'y umuwing pinatawad sa kanyang mga kasalanan. So nag-humble down siya, di po ba, na Lord, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Pero yung Pariseo, anong ginawa niya? Ang yabang niyang magsalita. So sabi niya dito, kapatid, umuwing pinatawad sa kanya mga kasalanan, ngunit ang una ay hindi. Sapagkat ang sino mang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. So yun po yung number one na kailangan nating i-follow sa ating buhay. Follow the humble of Christ. Number two, unity and teamwork. Kailangan ang bawat isa sa atin, lalo na sa mga churches, merong unity and teamwork ang bawat isa. Kailangan merong pagkakaisa, kailangan may teamwork. Lalo na pag meron tayong mga gagawin na mga activities sa church or activities sa work natin. Activities po sa work natin, kailangan po natin ang unity and teamwork. Di po ba? Kasi kung walang unity, walang teamwork, walang mabubuo. Katulad po ng iRadio. Kung walang unity, si Sir Ramon at Ma'am Karim, walang mabubuo na iRadio. At wala din mga family ng iRadio na mapubuo. Wala din mga pastors or leaders ng church na magkakaisa at magsama-sama dito sa iRadio. So kailangan po talaga ang unity and teamwork sa para maging successful, para maging triumphant ang buhay ng bawat isa sa atin. Amen po ba? So basahin po natin sa Acts chapter 4, Acts chapter 4 verse 31. Sabi po dito sa Acts chapter 4 verse 31, kapatid, says here, and when they had prayed, the place was shaken where they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost, and they spake the word of God with boldness. So kailangan po talaga ang pagkakaisa. Kailangan po talaga ang unity, especially in prayer. Kasi no, ang ginawa ng mga dito po, no? And when they prayed, the place was shaken, and they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost, and they spake the word of God with boldness. So kailangan po talaga ang unity, no, teamwork sa bawat isa po sa atin. And higit sa lahat, kailangan natin ng unity and prayer para yung teamwork natin mabuo, hindi magkawatak-watak. Kailangan po natin yan sa isang gawain, lalo na dito po sa iRadio. Kasi kung walang teamwork, walang unity, walang pagkakaisa, walang pag-asa, kundi magwatak-watak po ang mga gawain po natin. Lalo na sa church, no? Lalo na sa churches. Kung may mga mataas sa church at mayroong nagpapakumbaba, may pagkakaisa. Kasi lahat tayo ay mataas, lahat tayo mayabang, walang mangyayari sa isang gawain na binubuo po natin. So kailangan po talaga natin, mga kapatid,
na mag-unity and prayer. Assemble together as a teamwork. Amen po. So number three, treasure giving for God's glory. So yung treasure mo, yung kayamanan mo, anong meron ka, kailangan ibalik mo for God's glory. No? Isang kalinhaga yung pariseo at saka yung tax collector. Yung pariseo, mayabang siya magsalita. Hindi daw siya nandaraya. Pero yung tax collector, he knows that he is a sinner. Na mandaraya siya, marami siyang nilulungkong tao. Kaya, anong ginawa niya? Dinaguka niya yung dibdib niya, Lord, forgive me, I am a sinner. So sabi ng Panginoon, ang nagpapakababa itataas at nagmamataas ibababa ng Panginoon. So kailangan talaga natin na i-follow ang humbleness ni Christ and unity and teamwork, treasure giving for God's glory in Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. So pag sinik mo, nag-seek ka, ang ibig sabihin niyan, you give all back all the glory to God and His righteousness. Hindi lang isik mo siya, but you seek also the righteousness of God. Amen po ba? Kasi marami nagsisik kay Lord, but they are not seeking the righteousness of God. Kaya marami pa rin nagwewendang-wendang ng pananampalataya sa Panginoon. Marami pa rin mananampalataya na bakit naglilingkod naman ako, bakit ganito pa rin yung buhay ko. There is something wrong. Kasi sabi ng Panginoon, pag sinik mo si Lord sa lahat ng bagay-bagay at yung katwiran niya, all these things shall be added unto you. So lahat, ibibigay na ng Panginoon. Forgiveness, blessing, everything. Help mo, strength mo, everything ibibigay ng Panginoon. Kung ibigay mo yung treasure mo, giving back for God's glory. Talent mo, time mo, treasure mo, yun yung kailangan ni Lord po sa atin. Treasure giving God's glory. Amen po. Yung time mo, kailangan ng time. Kailangan yung talent mo, yung treasure mo, you need to give back to God everything. Kasi sa Kanya galing lahat yan. Amen po ba? And number four, rejoice always. Kailangan mag-rejoice tayo lagi. Kahit ano pang pagdadaanan natin na tribulation, problema sa buhay, we need to rejoice always. Triumphant nga eh, matagumpay ka nga eh. So kailangan, rejoice always ka, magsaya ka lagi. Hindi yung may konting problema lang, nalungkot ka na, sinisi na natin si Lord, hindi ka na nagsimba, hindi ka na nakinig ng Word of God, hindi ka na nag-lead ng worship. Di po ba? No? Kasi, dahil nga sa mga pinagdadaanan nating buhay, yung tribulation, yung problema, minsan nasasaktan tayo sa mga ibang kapatiran sa church, kaya umaalis na lang tayo. Amen po ba? Tama po ba ako? Pero sabi ng Panginoon, to be triumphant, rejoice always. No? Mag-rejoice tayo lagi. Amen po ba? Basahin natin sa Romans 8, verse 7. Kung ano sabi doon sa Romans 8, verse 37 po. It says here, nay, in all things, we are more than conquerors through Him that loved us. So, kung talagang mahal mo ang ating Panginoong Hesukristo, we are more than conquerors. Ano bang tribulations mo? What is the problem that you are facing for right now? We are more than conquerors because of our Lord, through our Lord Jesus Christ, and because of the love of God. Alam mo na mahal ka ng Panginoon. So rejoice always. Lord, I know that you love me so much. That's why I will rejoice for this problem. Amen po. Kaysa naman sa magkulong ka sa room mo. Kaysa naman sa malungkot ka. Kaysa naman sa ma-stress ka. So, kung anak ka ng Diyos, we must be rejoicing. No? Mag-rejoice tayo always. Amen po ba? And number five, spiritual fruitfulness. So kailangan kung ikaw ay triumphant na anak ng Panginoon, triumphant Christian, we need to filled in spiritual faithfulness. Spiritual faithfulness. Kailangan natin yan. Letter A, fruit of our body.
no? Fruit of our body. Bakit our body ang sinabihan tayo na fruit of our body? Basahin natin sa Romans 12 verse 1. Romans 12 verse 1. So kailangan ang body natin, that is our holy na offering sa Panginoon, yung katawan natin. Kasi yung katawan natin, yan yung ginagamit ni Lord. Our body used by God to preach His word. No? Na makita yung goodness ni Lord sa ating sarili, sa ating mga katawan. It says here in Romans chapter 12 verse 1, beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. Our body, present our body as a living sacrifice. Holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Anong hiniling ni Lord sa atin? Yung body natin, yung katawan natin. As a present your bodies a living sacrifice. Kasi bakit living sacrifice? Dahil nga, di ba, yan yung ginagamit ng Panginoon, yung katawan natin, yung sarili natin, para maipalaganap ang niyang pagmamahal, maipalaganap ang kanyang salita sa buong daigdig. O paano kung lagi tayong nagkakasakit, maka-preach ba tayo ng Word of God? Palaging ginagawaan natin yung katawan natin ng marumi. Eh, hindi naman pwedeng papasukan ng Holy Spirit yung katawan natin kung may marumi dyan, may pride, may anger. Hindi tayo magagamit ng Panginoon. Kaya, ang sinabi ng Panginoon, present our bodies as a living sacrifice. Living testimony na yung katawan natin, yung sarili natin, ay binago ng Panginoon. Amen po? Hindi yung pagkanta mo sa simbahan, no. Hindi yung pag-preach mo ng Word of God, no. Kundi yung body, living sacrifice, yung bodies natin as a living sacrifice. Kasi ito, pag malinis ang ating sarili, malinis ang ating katawan, yun ay holy, acceptable, and reasonable to God. Amen po? Kaya bago tayo mag-ano ng ano, kailangan, papasok ka pa lang sa simbahan, magpalinis ka na. Holy Spirit, cleanse me. Kasi hindi ka pwedeng papasok sa isang teamwork or sa isang gawain or sa simbahan or sa anumang trabaho mo na may something wrong in your heart. May something wrong sa sarili mo. May something wrong dyan sa katawan mo. Amen po ba? Kaya sinabi ng Panginoon, the spiritual faithfulness, maging faithful tayo sa ginagawa natin sa ating katawan. Kasi yan ang hiningi ng Panginoon sa atin as a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Gusto ng Panginoon, holy, niyang nakikita lagi ang ating mga katawan. Kasi yan yung ginagamit ni Lord, di po ba? Mga bibig natin, hindi natin gagamitin yan sa masama. Kasi yan ay ginagamit natin to praise the word, to praise the Lord, to worship the Lord. Kaya sabi ng Panginoon, our bodies, yung katawan natin yung hiningi ng Lord as a living sacrifice to God. Amen po? Letter B, fruit of our lips. Kailangan yung bibig natin mag-ingat sa mga sinasabi. Kasi Kristiyano tayo minsan, nadudulas tayo ng sasalita na masama. Naninira tayo ng kapwa, mananampalataya. Ibang tao. Nagchichismis tayo. Naninira tayo. That's why, kailangan spiritual of our lips. Mag-ingat tayo sa mga lumalabas sa ating bibig. Di po ba? Maliit. Ang pinakamaliit na bahagi ng katawan ay ang ating bibig. Pero pag once na naglabas ka ng salita dyan, parang apoy na lalaganap yan. Kaya sabi ng Panginoon, we need to have a spiritual lips. Spiritual of our lips. Sabi niya sa James 1:27, James 1:27, it says here, if any man among you seem to be religious and bridleth not his tongue, hindi makapagpigil sa dila, but deceiveth his own heart, this man's religion is vain.
So walang kabuluhan ang relihiyon na yan. Yung pananampalataya mo na yan kung hindi ka mag-ingat sa mga lumalabas sa ating bibig. So kailangan yung mga lumabas sa ating bibig, mga spiritual food, mga spiritual na mga salita para makapabago yan sa isang buhay ng tao. Di po ba pag nagano ka, mahal ka ng Diyos, huwag kang mag-alala, huwag kang mawawala ng pag-asa, magkaisa tayo, manalangin tayo, and that person na may problema, may kabigatan, ay malilift up ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. So we need to be careful as a lumalabas sa ating mga bibig. Sometimes even we are Christians, hindi tayo mag-iingat sa ating mga sinasabi. Hindi natin alam na sasaktan na pala natin yung ibang tao sa mga lumalabas sa ating mga bibig. That's why the spiritual fruitfulness, fruit of our body, fruit of our lips, letter C, fruit of our thoughts. Yung mga iniisip natin. Kasi minsan, kung hindi tayo magbantay, hindi tayo prayerful na tao, kung ano-ano lang ang pumapasok sa mga isip natin. Although that we are Christians, kung hindi tayo magbantay sa panalangin, kung ano-ano lang ang pumapasok sa ating isip. Eh, totoo yun, di po ba? Minsan kahit ano nga, tinitignan mo lang yung tao, yung isip mo, gumagalaw na yan eh. La, bakit ganun siya? Bakit kaya ganun ang ginagawa niya? Di ba? Pag ano mo yung isip mo, puno ng negativity ang isip, puro na ng masama ang ginagawa natin. Pero kung positive ang nasa isip, no? Hindi ka makakaisip ng masama sa sarili mo, hindi ka makakaisip ng masama sa kapwa mo. Tama po ba? Fruit of our thoughts. Nasa Romans chapter 12 verse 2. Kasi akaano ito ng Romans 12 chapter Romans chapter 12 verse 1. Kasama ito. Sa verse 2, renewing our mind, no? Hindi tayo makapag-isa sa ginagawa ng sanlibutang ito, kundi magpabago tayo ng ating isip. Kasi kung hindi tayo magbantay, hindi tayo mapanalanginin, hindi tayo hihingi ng tulong ng Holy Spirit, kahit tayo ay Kristiyano, makakagawa tayo ng hindi maganda sa ating katawan, makakapagsalita tayo ng hindi maganda sa ating mga bibig, at makakapag-isip tayo ng hindi maganda sa kapwa-tao natin. That's why, in-encourage tayo ng Panginoon is spiritual fruitfulness. We need to be careful. Amen po ba? So how do we deal trials and difficulties? Paano nga natin i-deal ang trials and difficulties sa buhay natin? Letter A, deal with positivity. I-deal mo yan sa positibo na ba? Huwag mong i-deal sa negative. Negative na nga. Tapos, aanuhan mo pa rin ng negative. So, walang positive na resulta, puro na lang negative. Puro na lang difficulties, puro na lang problema, puro na lang stress. Kasi hindi mo i-deal yung trials mo in triumphant life. So, paano nga daw? Deal with positivity. I-deal natin sa positibong bagay. Kung maalala natin si Job, di ba si Job? Tinest ni Lord at si Satan si Job. Di po ba? So si Job, dumaan siya sa mga mahirap na pagsubok. Mayaman na tao si Job. Pero dahil nga gustong subukin ni Satanas si Job, sabi ni Satanas kay Lord, kaya naman sumusunod yan sa iyo dahil nasa kanya lahat eh. Mayaman siya eh. Subukan mo kayang tanggalin lahat ang yaman ni Job kung susunod pa siya sa iyo, sabi ng Panginoon. Ay sabi ni Satan kay God, o sige, subukan mo siya, pero huwag mo lang siyang patayin. So anong preserve ni Lord kay Job? His life. Yung buhay ni Job ang preserve ni Lord kay Job. Lahat tinanggal ni ni Satan, no? Yung grabe yung pagsubok na pinagdaanan ni Job, na pati kaibigan na wala. Anong sabi ng asawa? Curse God and you will die. Curse mo na yung Diyos mo.
para mamatay ka na. Sabi ng sariling asawa, sometimes our family, sila ang number one na persecution sa pagsunod natin sa ating Panginoon. Kaya minsan nawawala tayo doon sa triumphant ng pagsunod natin kay Lord. Kasi sometimes our family persecuted us and then manghihina ka na din. Amen po ba? Kaya sabi ng Panginoon, deal your trials and difficulties with positivity, like Job. Basahin natin. Open our Bible on the book of Job, chapter 2, 9 to 10. Then said his wife unto him, dost thou still retain thy integrity? Curse God and die. Sabi ng asawa niya, curse God and die. Manatili ka pa rin sa katapatan mo sa Diyos mo. I-curse mo na lang yung Diyos mo at mamatay ka na. Sabi niya. But sa verse 10, sabi niya, sumagot si Job, but he said unto her, thou speakest as one of the foolish women speaketh. What shall we receive good at the hand of God? And shall we not receive evil? Ang gusto mo lang bang tanggapin natin sa Diyos ay mabuti? Hindi ka natatanggap ng masama sa Diyos, sabi ni Job sa kanyang asawa. So hindi nag-ingat yung asawa ng pananalita kay Job. Ganyan din tayo minsan, di po ba? Sometimes ang asawa mo, kung hindi kayo talaga magkasama sa isang pananampalataya, yung isa ang magiging burden mo. Pero pag magkasama kayo sa pananampalataya, it will prosperous and triumphant living. And Sir Ramon and Ma'am Karim, I admire you so much. No? Naging triumphant yung life. Kasi magka-isa kahit na maraming yung pagkakaiba ng prinsipyong ninyo sa buhay. But because of our Lord Jesus Christ, nagkasundo kayo. No? Naaayos nyo ang problema dahil sa pagmamahal ninyo sa Panginoon. E paano kung wala ang pagmamahal ninyo kay Jesus Christ? Jesus, alam ko, ang mag-asawa, alam ko parang aso't pusa yan. Lalo na pag hindi magkasundo, lalo na pag hindi magkaano yung spirit ng bawat isa, maglaban talaga yan. Katulad ni Job at saka yung asawa niya. Yung nakitang naghirap na si Job, pero nung mayaman pa si Job, mahal na mahal niya ang asawa niya. No? Kinikare niya yung asawa niya, inaalagaan yung asawa niya. Pero nung nawala lahat kay Job, anong sinabi? Magpatuloy pa ba yung katapatan mo sa Diyos mo? Curse God and die. Pero anong sabi ni Job? Ikaw na babae ka, ang sama ng pananalita mo. Yung mabuti lang ba ang hinihingi mo sa Lord? Hindi ka na gustong tumanggap ng masama? O di ba? Ganyan din ang buhay natin sometimes, no? Even we are Christians, ang gusto natin yung mabuti lang, yung mabuti. Pero pag nagkaroon na tayo ng masamang situation, na pinarusahan na lahat ako ni Lord. O, di ba? Pero yun pala mga bagay, no, yun, testing ni Lord sa atin. To become triumphant, to become successful in life. Amen po? Letter B, see as temporary. Yung mga trials mo and difficulties mo in life, temporary lang yan. Kasi hindi ka mawawala ng pag-asa. Kung ikaw nawala ng pag-asa, talagang manatili ang problema na yan. But kung magkaroon ka ng pag-asa kay Lord, that you know that God is the God of hope, magiging ano ka? Lahat ng bagay sa buhay mo, temporary lang yan. Temporary. Everything will temporary. Yung hirap mo, yung kabigatan mo, yung kahirapan ng buhay, sakit, anuman ang mga bagay na yan, temporary lang yan. Basahin na natin si Joshua 1:9. Ano bang sabi sa Joshua 1:9? Kapatid, lahat ng pinagdadaanan natin, all is temporary. Basta, ang isipin mo, you are a triumphant Christian. No? We will read sa book of Joshua. Yan. Pag-aral tayo ng salita ng Diyos sa Joshua. Sabi sa book of Joshua, kapatid,
Joshua chapter 1 verse 9. It says here, have not I commanded thee? Sabi ng Panginoon, have not I commanded thee be strong and of a good courage. No? Be not afraid, neither be thou dismayed. For the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest. So, in-encourage tayo ng Panginoon sa kanyang salita ngayon. Be strong and be of good courage. Kailangan strong tayo, matapang tayo, huwag tayong matakot, neither dismay, huwag tayong madismaya. Kahit anong mga trials, difficulties na pinagdadaanan natin sa buhay, in-encourage tayo ni Lord in Joshua chapter 1 verse 9. Kasi sabi ng Panginoon, for the Lord thy God is with thee. Ang Diyos ay sumasa sa atin, whithersoever thou goest. Kahit saan ka pupunta, kahit anong gagawin mo, nandyan lagi ang Panginoon. But there is merong sinabi si Lord sa atin na kailangan nating gawin. Kaya yung faith natin, faith without action is dead. Kung hindi ka susunod sa sinabi niya sa verse 9, that God commanded us, be strong and of good courage. Be not afraid, neither thou be dismayed. No? Yun yung gagawin mo. Be strong, be a good courage, not afraid, not dismayed, because the Lord is with us, and saan man tayo pupunta, ang Lord ay suma sa atin. Amen? Kaya, ganun ang gawin natin para maging triumphant tayo na Kristiyano. Letter C, have faith and acknowledge the power of God. Para malabanan mo yung trials mo, difficulties mo, have faith, strong faith. Acknowledge the power of God, hindi yung power natin. Kasi kung yung sarili lang nating kakayahan ang pinagdedependehan natin, hindi power ni Lord, mapagod tayo. Pero kung yung i-acknowledge mo that God is powerful God, kahit anong problema, trials na pagdadaanan mo kapatid, you are victorious through our Lord Jesus Christ. Amen po. Have faith. Ang pananampalataya natin. And acknowledge the power of God para ma-deal natin yung difficulties natin in life. So basahin po natin, last verse po natin, 2 Corinthians chapter 5 verse 2. Hallelujah. 2 Corinthians chapter 5 verse 2. It says here, my dear brethren, for in this we groan, earnestly desiring to be clothed upon with our house, which is from heaven. So sa buhay natin, ang inaano natin, lagi nating tatandaan, all things here in this world is temporary. Even us, we are temporary in this world. So, anong i-grown mo sa buhay mo? Ang mga bagay dito sa sanlibutan o yung makalangit na sanlibutan? Kasi doon ka talaga titiras. All of us, our home is heaven. So, ang gusto ng Panginoon sa ating lahat, habang nandito tayo sa lupa, kapatid, kailangan consistent ang faith. Kahit maraming problema sa buhay, maraming difficulties sa buhay, we must have a consistent faith to God. And one more thing, acknowledge the power of God. And always remember, all things in this world is temporary. Mamamatay tayo na. Lahat magugunaw sa mundo. And our true home is in heaven. So yun po yung message ng Panginoon po sa atin. Romans, conclusion, basahin natin sa Romans. Romans chapter 8,
verse 38 to 39. It says here, "For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord." So walang makakapag hiwalay sa atin sa pagmamahal ng Panginoon. Yung sakit ba? Yung kahirapan ba? Yung trials mo ba? Yung difficulties mo ba ang makakapaghiwalay sa'yo sa pagsunod mo sa Panginoon for you to become triumphant? No. Kundi ang sabi ng Panginoon, "No, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord." Hindi yan ang makakapagpahiwalay sa atin, sa ating Panginoong Hesukristo. Yung mga difficulties natin sa buhay, trials natin sa buhay. But that is the testing for us to increase our faith, acknowledge the power of God in our life. Amen po ba? So, i-recap ko lang. How do we live a triumphant life? Follow the humbleness of Christ, unity and teamwork, treasure giving for God's glory, rejoice always, spiritual fruitfulness, fruit of our body, fruit of our lips, fruit of our thoughts, and how do we deal trials and difficulties, deal with positivity, see as temporary, have faith and acknowledge the power of God. And no one can separate us from the love of God through our Lord Jesus Christ. Because Jesus is victorious. Jesus is the King of Kings. Jesus is the Lord of Lords sa buhay po natin. Don't give up. Don't lose hope. Fight the good fight of your faith. Give your best to God. God bless everyone. Amen. Ayan, ang ganda naman, Pastora. Don't give up. Don't give up on me, baby. Sabi na talaga, hindi, kasi totoo naman eh, lahat ng sa mundo eh, temporary lang. Oo, wala, may permanent ba? Wala naman, di ba? Kahit na yung anong yaman mo sa mundo, mauubos din yan. So, at hindi mo naman. Opo, sir Ramon. Kaya, problema natin sa buhay, temporary lang din yan. Pero siyempre, yung pagiging magkakaroon natin ng problema ay isang it makes us enhance o nagiging matatag tayo na isang yes, maging Kristiyano. Wala naman taong walang problema, lahat naman tayo may mga problema eh. It's just a matter of yung how do you handle the problem. Ayan ang ikinamamatay ng ating maraming tao ay yung problema, ay yung stress. Pag nag-stress na, tataas ng sugar mo, magiging diabetic ka na, ang high blood pressure mo, ang daming magtataasan, magiging abnormal lahat ng takbo ng function ng katawan ng tao. Pati spiritual mo, nagkakaroon na ng problema. May kilala akong ganyan, magpapakamatay sa puno ng kamatis, kaya yun. Yeah. So, doon siya magbibigti. Sabi ko, huwag dyan, masyadong mababa dyan. Naku, ito din sa puno ng mangga. Mas maganda rito, malamig. Anyway, ang problema ng tao talaga, tama yung sabi mo, Joshua 1:9, which is my favorite verse, Pastora. For Amen. Sabi niya, "For I have commanded you, do not worry." Sabi niya, huwag daw tayo mag-alala. Aba, "For I am your Lord God, and I will be with you wherever you go." Biro mo yan? Yes, po, Pastor. Sabi niya, yes, po, Sir Ramon. Kahit saan tayo magpunta, kasama natin siya. At sinabi niya, "Do not worry. It is a commandment." It's a command. Pag pinag-uutos niya, di ba, kapag ang tatay nag-uutos sa atin, anong gagawin natin? Susunod tayo. O i-Diyos yung nag-uutos sa atin. O huwag daw tayo mag-alala. O di huwag. Lord, sabi mo, huwag kami mag-alala. Di sa iyo na yung problema. Ibigay natin sa kanya yung problema. Siya na ang yes, bahala doon. Di ba? So, yun ang nangyayari kasi. Nilalabanan natin yung problema, inaako natin yung problema eh. Hindi natin binibigay kay Lord yung problema.
I was like that. Yes, po. Ganyan din ako noong araw. Sinasarili ko yung problema ko. Sa sobrang bigat na ng problema ko, hindi ko na kaya. And then one day, sabi sa akin ni Lord, Joshua 1:9, huwag ka mag-alala. Amen. Sabi niya sa akin, ako ang Diyos mo, hindi kita iwanan, hindi kita babayan. Boom! Sige, Lord, ikaw nang bahala sa problema. Aba, totoo nga. Totoo nga. Kaya nga natin manonood dyan, mga ating mga viewer, itry po ninyo. Hindi naman sa wala tayong gagawin. May gagawin din tayo. Pero you pray for it, Lord, tulungan mo naman ako din sa problema ko. Hindi ko kaya ito, samahan mo ko. At marami po akong mga problema kinakailangan ko lutasin. Bigyan mo po ako ng kaalaman, yes, wisdom, paano kong gagawin ito. Gagamit ang Panginoon ng mga tao para tayo ay matulungan. Yun lang. Amen po. Yun lang yun eh. Ang nangyayari kasi nga, Pastora, may mga taong namumroblema, especially sa pera. Yung pera na yes, yan po. Talaga naman, oo, is the root of all evil talaga. Ay totoo po, Sir Mon. Nagpapaalipin tayo sa pera. Totoo, lahat tayo kailangan natin yan. Salapi, pera. Totoo, kailangan natin yan. Pero gamitin natin ang pera, pero hindi ang pera ang gagamit sa atin. Hindi pera ang kukontrol sa amen atin. Kaya yung utak natin, natutuliruno dahil hahanap tayo ng paraan kahit sa maling paraan. Ayun. Kakalintik-lintik na talaga ang lahat ng buhay natin. Ayan. Naku. Anyway. Meron pa may dadagdag? May question po ba? Wala Sir Ramon, Ma'am Karin? Wala naman po. Pero amen po ako sa ang encouragement kasi. Ayan. Encouragement. Kasi totoo naman po, hindi naman lahat. Walang taong, wala problema. No, yung patay nga, mamamatay na. May problema. Miski patay tayo na, may po problema. May problema. Lahat tayo. Oh. Kanya-kanyang level lang. And kanya-kanya kung paraan ng pag-aaral. And deal with positivity. Yeah, tama po yun. Deal with positivity in your problems oh and trials. Kaya masabi niya dito, how do we deal trials and difficulties? Mm-hmm. Deal with positivity. Like Job. Mm-hmm. See as temporary, Joshua 1:9. Have faith and acknowledge the power of God. Amen. Yun. Kasi minsan may mga, sabihin na natin, mga si pilosopong Takyo, natako ba sino ba yun? Yung mga may mga pilosopo na, yeah, madaling sabihin yan kasi hindi nangyayari sa inyo. Which is, anong hindi? Maaaring ganun. But, kanya-kanyang level nga ng problema. Kanya-kanya yan. Yes, po. Iba-iba. Pero, iba-iba. Iba-iba talaga. Yung iba kasi, hindi open, hindi ma-vocal, hindi niya sinasabi. Mm-hmm. Yung iba naman, dinidibdib. Dinidibdib nila, pero okay lang dibdibin mo, pero kasama mo ang Diyos. Yung iba naman, yes po. Sinasabi. Yun nga. Sinasabi nila, hindi naman sure kung makakatulong talaga. Di sabihin mo na lang kay Lord that. Surrender everything. Yes po. Yun nga ang problema. Dinidibdib ang problema. Sinosolo, hindi sinasama si Lord. Kaya, ayun, bumibigay sa sobrang bigat. Hindi ba sabi nga ng Panginoon, I will carry all your burdens. My burden is light. Di ba yan ang sabi ng Panginoon? Pero ang nangyari sa tao, yan ang nangyari sa tao kasi tayo, masyado nating pinopokus yung sarili natin na doon sa problema. Ang utos ng Panginoon, huwag kayong mamoblema. Sa akin ang problema, ibigay ninyo sa akin. Kasi nga ang problema. Sabi ng Panginoon, sabi ng Panginoon sa Joshua 1:9, be strong, be good courage, be not, because I am with you wherever you go. Whatever you do, I am with you always. Sa mga promises ni Lord dyan, ang dami yung promises sa, na nasa Bible. Isa pa rin yan. Kailangan meron tayong faith na talagang, kung walang, kahit na meron kang gano'n na courage, pero wala kang faith sa Panginoon. Walang faith, sayang lang. Sayang din, di ba? Faith without action is dead. Oh. Always remember that. Faith without action is dead. Yeah, but faith with action is victorious. Amen. Victory will come. Triumphant will. Okay.
Thank you, Pastora. Thank you, Pastora. And can we close? Thank you din po, Sir Ramon, Ma'am Karim. Parang tumatagos dito yung hangin mula dyan eh. Maingay po ba? Sorry po. Kasi mahina po talaga yung signal ko doon sa takas. Hindi niyo po makokontrol yung hangin na yan. Pero napakasarap naman ng kalagayan niyo dyan sa hangin. Naiingit nga kami sa lakas ng hangin. Oo, ganda. Fresh air. Very fresh Wala pong question talaga? Walang question? Bakit hindi kayo mag-question? Ibig sabihin, nagustuhan nila yung sinabi niya. Nagandahan siya. Amen! Thank you, Holy Spirit. Which is, Pag walang tanong, isabi na intindihan. O baka na yung din yung sa iba, syempre nagtatanong din. Siguro yung iba hindi natakel, kaya nagtatanong sila. But this one, everything are in here, which is, totoo naman lahat 'yung sinabi niyo. may naririnig nila, naiintindi nila. Kaya lang hindi sinusunod. Nagkakaroon ng resistance 'yung isipan 'yung kinakailangan may acceptance talaga. Ganyan talaga ang salita ng Panginoon, nire-resist ng Yeah, very clear diba? Daw Pastora, very clear naman ang interpretation. Wow, praise the Lord. Thank you Lord. Thank you Holy Spirit. Okay. Napakaganda. Simple pero yan sinasabi niya eh, parang sword na tumatagos dito sa puso. Amen. Yung mga salitang yun. Opo. Okay. Salita po ni Lord yan sa atin. Kaya i-apply natin sa sarili natin. Yes, yes. Opo. We are only an instrument of God. Amen. Opo. But always remember that preaching cannot change your life. That only God can change our life. Yes. So yung preaching na pinapakinggan natin, we need to apply application. Yes. Ginagawa. Yes. Mm-hmm. Because salvation need to work out ang salvation. Mm-hmm. Wag lang sinabing save na ako, then gagawa ka pa rin ng masama. So, where is your salvation? Wala pa rin. Because you are serving the enemy always. Mm-hmm. You're saying that you are saved by Christ, but you are doing against the law of Christ. Wala. Baga, yan yung topic tama din. Tama po ba? Baga sa bilibid, nakulong ka na, pinalaya ka na, babalik ka na naman uli sa kulungan. Babalik ka pa rin. Oo, parang baboy, di ba? Ang baboy, pag kahit paliguan mo ang baboy, kahit bihisan mo yung baboy, kahit ikulong mo doon sa kwarto mo ang baboy, pag nakakita siya ng putik, lalangoy ang baboy. Magtatampisaw sa putikan. Kasi yun ang comfort zone, comfort place niya eh. Yes. Uh-huh. Yan po yung, sa atin din, ang ano natin, yung ano natin, unang parents natin, Adam, na Adam anuhan natin yung kasalanan nila. Kaya kung hindi tayo mag-ingat, sinabi natin niligtas tayo ni Kristo, pero yung kaligtasan mo, hanggang doon na lang. So how about yung itrabaho mo? Di ba? Itrabaho mo yung kaligtasan mo. Yeah. Baguhin mo yung buhay mo. Yeah. Makita yung buhay ni Kristo sa buhay natin. Mahirap gawin pero kung mahal mo ang Diyos, you can do it. Amen. Kumbaga, makala mo yung ginawa ni Jesus Christ. Oh, niligtas na nga tapos binabalik mo na naman sa sarili mo sa kapahamakan. Opo. So wala rin ano. O sinong dinadaya mo? Sarili mo at sa Panginoon. Di po ba? Okay. Salvation need to work it out. Itrabaho natin hanggang sa buhay tayo. Amen. Kasi kung hindi natin itatrabaho yan, hindi natin sundin ang kinukumand ni Lord sa atin, meron tayo, masave tayo, pero hindi na tayo doon talaga sa malayo tayo sa throne. Hindi tayo uupo doon sa seated at the right hand of the Father. Hindi natin mauupuan yun kung hindi mo talaga trabahuin yung salvation mo. Nandun ka lang sa, nandun ka sa langit, pero malayo ka doon sa throne. Nandun sa dulo. Titignan mo lang sila. Opo. Parang si, di ba? Si Moses, hindi niya nakita ang promised land. Dahil na, sa pag, paglakad niya doon sa pagsaway niya kay Lord. Oo, yung tubig. Talagang nilakasan niyang pinalo yung ng tubig kasi murmurings ng mga tao. Yung murmurings ng tao kaya naturete siya, na-stress siya.
kaya hindi niya nakita ang promised land. Ganyan din po tayo na Christian. But if you want to be a Christian, a triumphant Christian living, sundin natin yung preaching ni Lord sa atin ngayon. Amen. Amen. No? Okay. Mag-closing prayer na po tayo, Pastora. Opo. Sige, manalangin po tayo. Makapangyarihan naming Diyos na may-ari sa langit at lupa. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa banal mong espiritu na kasama namin mula nag-umpisa kami, Panginoon, at sa natapos kami sa pakikinig sa message mo sa bawat isa sa amin, Lord. Salamat na ang banal mong espiritu ang nagpaunawa sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga message mo sa umagang ito, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, na malabanan namin lahat ng trials, difficulties namin sa buhay, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang sandigan namin. Ikaw yung pagdependehan namin, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang lagi naming hihingian ng gabay, Panginoon. Dahil ikaw ang makapangyarihan na Diyos na nagmamahal sa aming lahat, Panginoon. At Lord, nananalangin ako, Panginoon, na pagpalain mo ang iRadio LA, O Lord God. iRadio all over the world, O Lord God. Lalo na, Panginoon, yung host ng gawain na ito, Panginoon, si Sir Ramon at Ma'am Karim. Dalangin namin, Panginoon, na bigyan mo sila, Panginoon, ng magandang kalusugan, kalakasan, O Lord God, long life, Lord, blessings upon blessings, O Lord, so that they are forever blessed to be a blessing to others, O Lord God. Lord, tulungan mo sila, Panginoon, na kahit ano pang mga trials, circumstances, difficulties na pagdadaanan nila sa kanilang buhay as in their marriage life, Lord God, to their children's, O Lord. Lord, sa message mo sa umagang ito, Lord, na i-deal lang namin positivity, O Lord God, na ipaisip mo sa bawat isa sa kanila, Lord, na all things are temporary, O Lord God. Temporary lang ang lahat, Lord, dahil nandyan ka, Panginoon, na nagbibigay ng solution sa lahat, Lord. And Lord, magpatuloy ang consistent faith, O Lord. At we acknowledge nila, Panginoon, your power, O Lord God, that you are a powerful God who saved them, O Lord God. And even, Lord, sa mga pastors, leaders, Lord, na ginamit mo, Panginoon, hallelujah, na mag-share ng word mo, mag-share ng love mo, O Lord God, dito sa iRadio, Lord. Lord, help us, Lord God, to become a triumphant pastors, leaders, Lord. There is a unity. Magkakaisa kami, Panginoon, as a teamwork, O Lord God, in this broadcasting radio, Lord, na magkakaisa ang spirit and soul and mind namin, Panginoon. Dahil dito mabubuo, dito magtatagal ang isang teamwork na magkaroon ang unity, ang pastors and leaders na ginamit mo dito sa radio, Panginoon. And even sa bawat churches na saan mo kami tinalaga, Panginoon, gamitin mo kami, Lord, as your mouthpiece, as your servant, O Lord God, sa mga churches kung saan mo kami itinalaga, Panginoon. Yes. Tulungan mo kami, Panginoon, na maisapamuhay namin yung humility, humbleness, like you, our Lord Jesus Christ. Because all that we have, Lord, given to you, O Lord God. Wala kami, Panginoon. Kaya tulungan mo kami na lahat ng mga pastors, leaders sa churches, Lord, and even sa mga pastors dito, Lord, sa iRadio, Lord, sa'yo kami mag-depend, O Lord God. We acknowledge always your power, O Lord God. Yes, and Lord, panghahawakan namin, Panginoon, lahat ng promises mo sa iyong banal na salita, Panginoon. At sa lahat ng tagapakinig ng iRadio, Lord, lahat ng mga salita mo na ipipreach, O Lord God, na isishare dito sa iRadio, O Lord God, and even sa mga churches where they belong, O Lord God, I pray, Lord, na papasok sa isip at puso lahat, tumimo, manatili sa puso namin, O Lord, ang salita mo na napapakinggan namin, Panginoon, sa mga leaders, pastors, na nag-share ng Word of God
sa bawat buhay namin, Panginoon. And Lord, gamitin mo bawat isa sa amin, Lord, as your light and salt, O Lord, especially to our families, O Lord God, our friends, our relatives, Lord. Give us a strong and brave body, O Lord God, spirit, O Lord God, good courage, Lord, courageous, Lord. Hindi kami madismaya, Lord, na hindi pa nila gustong makinig sa salita mo ngayon, Lord. Pero patuloy kami, Lord, na ipalaganap, maging matapang kami, maging matatag kami, Lord, na ihayag sa kanila ang salita mo, Lord. Dahil ito, Panginoon, ang makakapagpabago, makakapag-prosper ng buhay ng isang tao, Panginoon. Kay Lord, sa oras na ito, Ama, salamat sa banal mong Espiritu na ito ang nagpaunawa sa amin, Panginoon, kung paano namin sa pamuhay ang matagumpay na buhay, O Diyos, na nasa iyo lamang, Panginoong Hesukristo, wala ng iba, Panginoon. Kay Lord, sa amang aming paghiwa-hiwalay, Panginoon, dalangin ko, Ama, na ingatan mo kami, protectionan mo kami by your mighty hands, O Lord God. Covered us, Lord, by your precious blood, Lord God. Help us, O Lord, na sa'yo lang kami, Panginoon, manalig, magdepende. We trust you alone, O God. Hindi kami magtiwala sa sarili lamang namin, Lord. Sa sarili naming kaalaman, sa sarili naming kalakasan, we will not depend on it, O Lord God. Kundi, Lord, we depend on you alone, O God. Lord, we thank you for your people, O Lord God, who give time to listen your word, O God. Lord, as they give time to you, the more you give time to them, to give them a prosperous life, victorious life, and strong and brave life, O Lord God, para harapin ang mga hamon namin sa buhay na mapayapa, hindi mawawalan ng pag-asa, O Diyos, kundi, Lord, mananatili, consistent ang aming faith sa iyo, O God, and with action, O Lord. Help us, O Lord. No one can separate us from your love, O God. Because, Lord, we know that you love us so much, Lord. You send your Son, Jesus Christ, to save us, O Lord God. That's why, Lord, we thank you so much. We thank you, O Lord. Wala kaming may pagmamalaki sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami to become humble always to you, O Lord God. Lord, we thank you. Bless those people. Lahat, Lord, magmula sa host, magmula sa mga pastors, leaders, Lord, na ginagamit mo, Panginoon, na magpahayag ng salita at pagmamahal mo sa iRadio, and even sa mga nakapakinig, O Lord. Lord, thank you so much. Magkakaisa kami, magkaroon kami ng unity, O Lord God. Teamwork, O Lord God. Na itrabaho, Panginoon, yung kagustuhan mo, yung kalooban mo sa buhay namin, O Diyos, hindi yung kalooban lamang namin, Panginoon. Not our will, but your will be done, O God. Oh, thank you, O God. Thank you, Lord. All the glory and honor belongs to you, Father, Jesus, and Holy Spirit. Everybody say, Amen. 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 Pastor Mary Jane, thank you so much. Thank you, Paul. Thank you, pa. I love you all with the love of our Lord Jesus Christ. God bless, and to God be all the glory. Amen. Bye. Sabi ni Pastor Ambong, sabi niya, mwa mwa, chuk chuk. Bye. Mwa chuk chuk. Mwa chuk chuk. Pastor Mary Jane Saboy, Om Lee, maraming salamat po, Pastor, sa inibahagi niya yung gabi. Triumphant living. How to live a triumphant life. Triumphant Christian living. Christian living, yan. Matagumpay na buhay ng isang Kristiyano. Ba? Eh, bigay natin ang problema natin sa Panginoon. Hindi natin aakuhin ito lahat dahil meron din tayong parte doon, siyempre, na tatrabahoy natin. But we have to seek God's
wisdom. Hingi tayo ng kaalaman sa kanya. Lord, paano bang gagawin ko? Diba? Ganun. Hindi yung, ganito gagawin ko. Dapat isasama natin si Lord sa lahat ng mga gagawin natin, sa mga plano natin sa buhay. Hindi yung sasaririnin mo lang ang problema. Yun ang hindi tama. Kasi kaya nga tayo meron Diyos na nandiyan dyan na siyang lagi natin kasama sa buhay. Para saan ba ang Diyos kung hindi natin siya isasama rito sa ating mga gawain sa buhay, di ba? It's up to you guys. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. I'm sure yung iba marami sa inyo nagugutom na. And, labintatlo na lang sila. Nag-alpasa na yung iba. Ay, nananood yan mga yan. Ayan, time to go. Maraming maraming salamat po. And see you again tomorrow. Ako po si Ramon Pascua. Karim Pascua. Enjoy your lunch and stay at home. Be safe. Good night. Good night. Miss you, mwah mwah. Mwah mwah, chup chup. Bye-bye. Di kaya ng dati na lagi sa piling mo. Sa isip ko ang unang pag-ibig sa'yo, Panginoon ang aring ko, di na muling makulang sa'yo. Muling mong pakinggan ang daing ang puso ko.
This is iRadio, servicing the Filipino people. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.